Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is part of the series of videos I'm posting to try to help people out when it comes to aptitude tests, like the civil service exam. This video in particular is part of my series on language. We're going to talk about idiomacy. This is part of a series of videos I already posted on idiomacy, in which I talk about idiomatic expressions and a better way for you to kind of picture them. So today we're going to talk about another set of idiomatic expressions na possible lumabas sa exam. We're going to talk about number idioms. So these are idiomatic expressions with numbers on it, or the word number on it. In order for me to show you better, I'm going to switch over to my PC so I can show you how. See you in a bit. We're going to talk about idiomacy. Number idioms, usually these are numbers na related sa number, word na number or numbers. These are the things we're going to talk about. Okay, so there are a few of them. I'm going to go through all of them to explain kung ano ibig sabihin and give an example sa kung paano siya gamitin. So by the numbers, pag sinabing by the numbers, it's to do something exactly as instructed. If you're a person na you like going by the numbers, ibig sabihin strict ka pagdating sa rules, tedious, yung ibig sabihin gusto mo bawat aspect diretso, exacto sa kung ano yung nasa rules. Okay, you have to do everything according to the rules or exactly as instructed. Kaya may mga boss na ganito, right? Yung sentence natin is this: I know a faster way to do this, but my boss wants everything done by the numbers. If you want something done by the numbers, if you want someone to do things by the numbers, ibig sabihin, gusto mo sakto sa kung ano yung rules, sakto sa kung ano yung instruction. Okay, so ito yung mga tao na ganun sila ka-strict. Okay? Do a number on. Ang do a number on naman, if you're talking about doing a number on someone, you are harming a person either physically, emotionally. Okay? So, think of it this way. Pag you do a number on someone, binugbog mo siya. Ganyan ang itsura. Okay? So, for example, Harry showed up with his eyes swollen shut. Patrick really did a number on him. Ibig sabihin si Harry, namamaga yung mata niya, talagang binugbog siya ni Patrick. Kasi if you do a number, binugbog mo siya, sinaktan mo siya. On all fours. On all fours, ibig sabihin nun, you're crawling. So, parang baby. On all fours, gumagapang siya. So, sentence natin, Susan had to get down on all fours to find her gold earring. Ibig sabihin si Susan, kailangan niya yumuko, gumapang to get her earring. So, on all fours, apat na limbs. Dalawang kamay, dalawang paa, kaya four. All eggs in one basket. It means yung putting all your investments or all your trust in one place. Bakit? Kasi yung eggs sa isang basket, if you think about it, no, lalo na yung mga may farm or alam yung, or may mga manok kayo nung bata, when you gather the eggs, kunyari sa umaga, okay, pag nilagay mo siya sa isang basket kasi at nadapa ka, lahat ng itlog mababasag. Yun yung idea niya. So, if you are investing, huwag mo ilalagay lahat daw ng eggs, all your eggs in one basket. Kasi paano kung malugi yung business na yon or malugi yung banko na yon, wala ka ng pagkukunan kasi nandun lahat ng pera mo. Yun yung pinaka-operating principle niya. So, sabi, nung sentence natin, even banks can go bankrupt. Don't put all your eggs in one basket. Ibig sabihin, paghiwa-hiwali ng pera, may investment ka sa stocks, may investment ka sa mutual funds, sa banko. Ganun, iba-iba. Be on cloud nine. So, yung cloud nine, when you say that you are on cloud nine, ibig sabihin sobrang saya mo. If you remember, may candy na or may chocolate bar tayo na cloud nine sa Philippines. Although ngayon parang hindi ko na masyadong nakikita, no. Cloud nine kasi ang idea would be kumain ka ng cloud nine, mapupunta ka on cloud nine. Ibig sabihin magiging sobrang saya mo. Yun yung concept niya. Nakakagulat lang kasi sometimes people don't know that. So, nagtataka sila, bakit kaya cloud nine yung pangalan? Siyam ba yung elements or ingredients? The reason talaga is that. Kasi pag when you're on cloud nine, ibig sabihin you're really happy. Sentence that, and he was on cloud nine after she said yes. So, nag-propose yung guy, nag-yes yung kanyang girlfriend, kaya on cloud nine siya. Ibig sabihin, sobrang saya niya. The whole nine yards. So, on the whole nine yards naman, it means going all the way or finishing something. If you complete a task or you basically do everything hanggang matapos siya. Yun yung the whole nine yards. So, example, I won't just cheer you on, I'll go the whole nine yards. Ibig sabihin na itong tao na to, hindi lang kanya i-cheer, dadalang ka nila tubig, sasamahan ka niya hanggang manalo ka. I'll go the whole nine yards, gagawin ko lahat for you. So, when someone says that I'm going to go the whole nine yards with you, ibig sabihin, hindi ka lang niya nililigawan for now, tatapusin niya hanggang dulo, pakakasalan ka niya. He or she will spend the rest of his or her life with you. Okay?
Next, 9 to 5. Ang 9 to 5, okay, if you think about it, it's like 9 a.m. from 9 a.m. to 5 p.m. So 9 to 5 is working, if you're working at a regular job, yun yung 9 to 5 mo, yung job na yun. Meron lang din siyang parang sense ng pagiging boring or unfulfilling na work. Kasi yung 9 to 5, yun nga, daily work, office work, paulit-ulit, yun. Yun yung idea ng 9 to 5. Kaya meron siyang ganong klaseng connotation. Although, hindi naman necessarily laging negative yun. Ang 9 to 5 basically is if you're working at a regular job, whether panggabi yan or umaga, 9 to 5 pa rin ang tawag. Or kahit hindi 9 a.m. hanggang 5 p.m. ang job mo, kahit 8 to 5 yan or 11 to 7, ganun. Basta ang importante, 9 to 5 ang tawag. So, sentence, if Lina could stay at home and paint all day, she would. She has to keep her 9 to 5 for her kids. Ibig sabihin, si Lina daw, kung siya masusunod, na lang siya sa bahay. Kaya lang, kailangan niya magtrabaho ng regular job at hindi siya mag-paint. Medyo boring yung job niya, pero hindi yun ang gusto niya. Pero kailangan niya gawin for her kids. Okay? Dressed up to the nines. When you're dressed up to the nines, okay, imagine ninyo itong penguin na to, okay? You're dressed up to the nines, ibig sabihin you're wearing your formal clothes. Whether appropriate yung sitwasyon o hindi. Ang importante, when you're dressed up to the nines, basta kung lalaki ka, naka-tux ka or naka-coat ka, pag babae, naka-gown ka. Even under the summer sun, little Sheldon still dressed up to the nines. Ibig sabihin, kahit daw mainit ang araw, si Sheldon, naka-ano pa rin siya, botay pa rin siya, naka ano pa rin, formal wear pa rin siya. Okay? Take 40 winks. When you take 40 winks, okay, what that means is you take a short nap. Kasi if you imagine yung wink, di ba, nakapag, di ba, meron tayong wink and blink. Ang wink is if yung isang mata mo, kinlose mo siya, kumindat ka. So if you imagine 40 winks, 40 times kang kumindat, parang ganon. So maikli siya na nap. Okay? Imagine that baby. Actually, sa Manila, if you are ever, ano, if you've ever been to SM North, meron dong ano, tindahan ng mga kama na 40 Winks ang pangalan. Kaya, nung high school ako, alam ko yun kasi dumadaan kami dun papunta sa Quantum, dun sa arcade, when we were in high school. 40 Winks yung pangalan ng tindahan. Ang tinitinda lang nila, iba-ibang kama. Tapos lagi kami parang, oh, ang ganda ng kama na yun. Sana may ganda akong kama. Pero ngayon na malaki na ako, hindi na ako nangangarap ng kama niya, masyadong mahal. Okay, so ang sentence, go and take 40 winks, that will take care of your headache. So ang basically sinasabi dito, hindi literally na kumindat siya ng 40 times, no? Medyo masakit sa ulo yon. Instead, pag sinabi na, go and take 40 winks, ibig sabihin, mag-nap ka muna para maalis yung headache mo. Okay? All right, I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends, lalo na kung mag-exam din sila. And also, make sure that you subscribe to this channel kasi there are more videos coming up. If you're watching this on YouTube, hit the bell icon para ma-notify kayo as soon as a new video post. There are more videos coming up kaya mas maganda if nasa notification squad kayo para alam ninyo pag ready na siya. Okay? So, God bless you guys. Aja-aja kayo niyan. See you in my next video.